Subos magsulay na yun. Pero ito na nga, ang ating game number 3, Evos Legends, sa ating Blue Side Red Side naman ng Onic Indonesia, Drian sa kanyang Selena, Santiago sa YSS, Rasi naman sa Atlas, Sasa sa Johead, and Anti-Mage for the Esmeralda. Yun, at para naman din sa kabilang banda, mga kaibigan, Evos Legends dito, Bahan for this Yuzong, Rek naman for this Valir, Rexy for this Louie, Zayce for this PNK, and Juan for the Hayabusa. Ito na, mukhang mag-i-invade sila dito. Yung kalamangan nila ng early stage, pwede rin naman kasi meron silang Valir eh. Meron din silang ano, meron din sila. Uy, kaso mare-reset pa nga ata. Uy, kala ko, re-reset nila. Nandito na rin si Juan eh. So, kuha na lang muna sila ng objective. Pero mahirap dito, level 3 na si Juan. Kung sakasakali, pwede siyang pumalag ng pumalag. Kahit naiiwan yung top lane, lumalamang at lumalamang pa rin yung isa sa mga tropa dito. Exactly. So, for this mga ibigan, 1 minute game time tayo dito. Oy, ayun si Rekt, wala nang buhay doon ha. Pwedeng i-go. Pero kapos lang din sa damage output. Another abyssal arrow, hindi ko connecta. First 1 minute of our game, walang surprise ang naganap. Nagkakanya-kanyahan lang muna ng protection bago maction. The thing here, nakadalawang Lido Wanderer yung Evos Legends. Saka nakakuha siya ng halos tatlong buff yung Hayabusa. So paglabas niyan, level 4 na yan. Actually, level 4 na nga siya ngayon eh. Nga, and pag naging maganda yan for the Hayabusa, talagang wawakwakin ito yung pagkatao ni Santiago using that YHS eh. Kaya sa true, oo nga no, pagka nagkataon, mabilis lang patay niyan. Kailangan for YSS pagka late game na, magkaroon na siya ng Wind of Nature. Kung hindi, mabilis lang siyang wakwakin dito na shadow kill. Oops, ayun. Look at that damage output. Mountain Shocker ni YSS dito ginamit na for vision. Uy, siguro din para may vision. Abyssal Arrow! Purify pa nga. Para at least hindi ma-burst down, pre. Ano ka tayo, pre? Kaysa naman magpakamatay ka dyan. Though, nagmumukha kasi silang ani, pre, no? 5. Nagmumukha silang kompleto dahil dun kay Kupa. So, napakalaking bagay talaga ng isang Kupa dito and yung vision na kaya niyang i-provide. Pagka may kasama talaga si Juan, talagang masosopokan. And here comes Evos. Legends, mga kaibigan, dito sa top 8. Pero abyssal arrow nag-connect in the vacuum. Shadow kill naman para dito sa Hayabusa. Juan nakakuha ng kill. And tuloy-tuloy na ngayon for the Evos. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. 1-for-1. Pagka ang Evos Legends sa pagbigyan nyo ng early stage, talagang imamaximize nila yun. Hindi sila papayag ng ganun-ganun lang. And hindi sila papayag na walang game number 5. Tama ka dyan, Kuya Herb. So this time, ladies and gents, tama nga, abyssal arrow lang, mga kaibigan. 1-1 na ang ating score doon. And ito na, babawi si Saksa dito for that burst. Kapos pa lang din naman. He's still on level 3. Pero pasok in kay Anti-Mage. Pasok na sukat na sukat. Even that Hayabusa has been taken down as well. Flicker out naman dito para kay Rexy. But look at the Zayce na upo. Mga defend lang o protect sa kanyang course. Ayun, another one. Dito. Ayun pa nga pala. Yun pa nga pala, men. Kasi yung dragon, isa sa mga pangontra dyan, marksman. Yun. Kasi yun lang yung makakatira sa kanya sa taas eh. Though nakakatira naman yung mga assassin, pero mas malaki yung maibibigay na damage ng isang marksman, lalo na pag nagda-dragon siya, di ba? Exactly. Dragon man nga o hindi, marksman pa rin na makapatay sa kanya dito kasi to stop that, para makapagbigay ng consistent damage compared sa mga burst heroes na pagka nagamit na yung burst at di mo siya napatay, babalik na ulit yung buhay ni Yuzong doon. So kailangan consistent na meron kang damage, and yun, for that damage na hinahanap, marksman ang kaya mag-provide doon nang walang cooldown kasi normal hits lang pwede na. Diba? Damage per second yung gustong gawin dito. And yung sa bottom lane, si Yuzong medyo hindi siya nagiging ganun ka-effective sa early stage of the game. At alam naman natin na pag Yuzong ka, sa early stage of the game, namamamaki. Kasi malakas talaga yung damage dyan eh. So speaking of namang mamama, abyssal arrow, ipinutok na naman dito. Walang tinamaan. Uy, Fatal Links, nag-connect sa dalawa. Kasama pa si Kuba, pero mukhang napatay pa ni Santiago dito ang isang Louie. So 1-for-0 ang nangyari. Anti-Mage manggagaling sa backlines. Nandito si paring Rek. Mukhang magkakakita pa yung dalawa, pero natulak lang doon ng bahagya. And open na pa. Open na rin pala yung susunod na turtle dito. 60 seconds. Grabe. Oo nga, no? Kuya Irv. And for this, mga kaibigan, 5-1 ang ating score. Onic Indonesia. Ako po, very first time makikita ang monkey clean sweep sa isang malaking tournament dito. Ang Onic Indonesia. 4-minute game time pa lang tayo dito, Kuya Irv. Pero grabe na lang aggressiveness na naman ng Onic Indonesia against this Evos Legends. Ngayon ko lang nakita din ang Evos Legends na napaka-defensive lumaro ha. Halos parang kontrang-kontra sila. Ito na. Ayun o, di ba? Hindi mo kasi siya malalapitan, hindi mo siya mababurst down lalo na pag nakaganyan kasi yan yung hero na tumatago sa lahat ng barricade o sa lahat ng posibleng hindi mo madaan na lumilipat ka na ibang mapa yan, lumilipat ka na ibang laro yan, di ba? Pero yung pero umaano pa rin siya.
nabubuhay, nabubuhay pa rin siya. So kailangan talaga ma-burst down mo siya bago siya mag-dragon. O kahit nasa dragon siya, ma-burst down mo siya agad-agad doon para pag nakababa siya, wala na maibigay na damage. Pero speaking of damage, itong bottom lane, pasakit na talaga. Medyo lumalamang si anti-mage sa pwestuhan, sasamahan pa ni San Diego dito kung sakasakali. Magre-red buff lang pala, no? Simple lang na connections, pero eto na for this second turtle of fortune, tinamaan ng paala si Hayabusa doon. Grabe, binurta lang din. Naku po, that ejector, bakit doon niya ibinato sa kalaban, mga kaibigan? Pero ito, habulin na ba ni Ate Mage? Gusto man damay lang din, Rexy running out of life. Naku po, si Ate Rexy, ayun, napatay. Pero kuya yan, Zeiss dito, under the turret as well. Pero si Rexy naman ang papatay sa kanya. Here comes the dragon. Naku po, unleash the dragon. Razi, tatakbong mayaman dito. Ulit, pero hindi pa, still of normal hit, mga kaibigan, yung dragon mawawala na lang ng ganun-ganun lang. And then, nakita natin pagkakamali kanina, pre, no? Yung in-ejector niya sa maling posisyon. Dapat doon na lang sa posisyon niya, at sana napatay nila yung Hayabusa agad-agad. Pero nabuhay pa, no? Ayun yan yung sinabi mo kanina. Yung sabi, ba't doon yung binato? Ejector sa kalaban, siguro akala niya, finishing attack na yung ano niya, yung ejector niya. Di niya na-calculate lang din na kinapos pa ng, ano, ng like isang one hit. Ah, isang wanit na lang talaga namang medyo masakit talaga yung ibinibigay. Speaking of masakit, item check tayo dito para kay Sans. Doon sa YSS, uy, 5.2k. So, ay, malaki na talaga. Sobrang laki nun. Pa-BOD na siya. Gano'ng kalaki? Parang ganyan. Parang ikaw. Kaibigan. Ayos, ayos, ayos. 1-9 mga besties ang naglalaban this time. And laki ng kalamangan ng Onic Indonesia, no? Sila na nakakuha ng game number 1, game number 2, and look at this, the gold lead. 6-minute game time pa lang tayo, Kuya Herb, 7K or 8K gold lead na agad na meron dito. Hirap or kasi, pre, tatlong mage yun. Tatlong mage, malambot sila. Tapos yung kunat and yung setup dito nung Atlas, bayad na bayad. O, tingnan mo si Bajan, di ba? Nasasaktan na rin sa damage yung 754, napilitan na mag-dragon. Oo, nga. Sakit nga na ito. Mahirap yan, pre. Kasi nakapwesto na rin sila. Pero napatay naman ni Juan dito. Buti si paring Joehead. Pero tingnan natin kung susundan pa nga ba. Abisa Laro, nag-connect naman dito. Tingnan natin kung papasukan. Fatal Links, nag-connect sa dalawa. And it's a kill para sa kanila. Mounting Shocker na ibigay dito. Mega kill na nga ang tropa ng Onic Indonesia. Oo nga, grabe, nakita natin yung ano, yung mga connections dito ng ano ng Onic Indonesia, no? Fatal Links, Falling Star Moon, and the Mountain Shower combination. So 3 skills in 1 clash, napakasasakit noon, lahat AoE. Doon nahihirapan ng Evos. Okay, nag-i-stack pa yung ultimate ni YSS, di ba? Sa pa yun, pag natamaan ka. Pag natamaan kayo ng sabay-sabay, talaga namang sabay-sabaw mangyayari sa inyo, mga kaibigan. And Atlas, kanina pa to, sobrang ganda ng kanyang ipinapakita. Actually, si Joehead, kaya niyang patayin si Hayabusa eh. Sadyang medyo meron lang backup dito yung Hayabusa and level 11 na rin kung sakasakali mang makuha to ng tropa ng Onic Onic Indonesia itong blue buff. Magiging masaya to si anti-mage kasi kailangan niya yan eh. Oo nga, no? Tatama, para maka-unly ano na siya. Para maka-unly, unspam na siya ng second skill na agad. Ayun, naku po, sa top lane banda. Si Hayabusa hindi na naka galaw-galaw na lang din dun sa top lane na patay. High priority target yan, ha? Grabe nga naman. Bibigay kay anti-mage, pre. Mas kailangan niya. Paano mapag-spam siya, pre? Unleash shield. Mga kaibigan. Taggutom tayo ngayon. Pero Pagkain. Kasi sarap talaga ito. Talagang pagkapit rito mo yun, talagang busog-lusog ka doon, idol. Pagka nagkataon. Pero yung item din, yung Yuzong, hindi na, uy, nag-ultimate siya doon. Kala niya nandun pa rin yung tao. Kalaban, ha? Relax lang. Face check. Ganun po, face check. Ganun sa kayaman. Gagamitin yung ulti niya pang face check lang kahit di sigurado na may kalaban. Pero ito na, si Drian din dito. Di disengage with that Mountain Shower naman for this YSS. Ginamit ang Fatal Links na upo. Pero naka-purify. Pero bali wala. Catches 2. Parang baseball lang ito. Bahan dito with the monster. Para kay San Diego. Tuloy pa din ang boxing. Sa bilang banda, si Zeiss has been taken down as well. Kuya Herb, pasok in. Pasok naman dito, mga kaibigan. Si paring Esmeralda. Pero apat na lang yung natitira. Hindi, isa na nga lang pala. And mababasag pa sila dito sa mid lane habang si Hayabusa ay nahabol dito ni Paris San Diego. Nalaban ka nga ba sa apat? Tatamaan naman sa laro, pero tingnan mo naman dito na naibigay ang shadow kill. Makakapat and patay na naman. Wipe out for the game number 3. Nako po, mga kaibigan, mukhang magkakaroon na tayo ng bagong kampyon. Nirerekta na. Might may minion na wala kaming pakita. Tapusin namin this time around. Congratulations to our grand champion, Onic Indonesia. Daling-dali, mga kaibigan, game number 1, wipeout. Ganun na ganun, parang replay lang. Game number 1, wipeout bago matapos. Game number 2, wipeout bago matapos. Game number 3,
wipe out uli bago matapos. Grabe. And si Sans, hindi pa rin namamatay sa tatlong laro na yun, mga kaibigan. Hindi namatay, 6-0-8 na naman. And siya na naman, ang MVP ng ating...